one by one, today ito, the Wall Street Plastics and Epoch Shelter. So, kumusta na po kayo? Nabubul ako. So, we are now on day 6 of my officially sa bakasyon ko sa Pilipinas at hinangin yung pintuan ng aking bahay. Ayan. So, yun na nga. So, since pasukan na ngayon sa school, so wala nang mga pamangkin ko na mag-aasikaso sa akin o tutulong sa akin sa aking mga pagkain and all dito sa bahay. Kaya sariling sikap na tayo ngayon. So bumili si nanay sa isa sa mga bilihan dito. Regular na bilihan ng pagkain, especially breakfast. So yan. Ito, pakita ko lang sa inyo. So tapos na ang mga maliligayang araw na maingay yung aking pintuan. Isa ko lang. Maingay siya. So yun nga, as I mentioned, so bumili po si nanay ng pagkain, breakfast, dun sa mula pagkabata pa ay nagtitinda ng mga pagkain every morning. So yan yung aking pagkain ngayon. So hopefully hindi nagbago yung lasa ng kanilang luto after so many years. And pancake daw po ito, pero mukha siyang maruya para sa akin. So, tikman natin kung anong lasa nito. As usual, I'll be having Milo. Before, ang naalala ko, Ovaltine yung aking binabanatan sa umaga. So, I don't know kung meron pa bang Ovaltine ngayon sa Pilipinas or kung meron man, baka hindi na ganun kasikat. So, yun. So, there are some activities that I'll be doing today, plotted for today. So, let's see if I'll be able to accomplish all of it. And I'll just share it with you once again in today's vlog, and again looking forward for what will unveil for today. So, kita-kits ulit tayo mayroon. So yun na nga po. So again, we are on day 6. Nandito po ako ngayon sa Manila Memorial Park para bisitahin si tatay. So bago, ay ito pala. Yan, Manila Memorial Park. So pero pupunta muna kami sa opisina dahil magbabayad ng aming monthly dues. By this year, matatapos na yung aming loteng binabayaran after 5 years. So yan. So maganda po yung lugar. It's very green. Hindi ko lang masyado nakikita dahil against the light. So mamaya na lang ulit, diretso muna kami sa opisina. So natapos na po kami magbayad sa office. And may sort of good news, sabi nung cashier is last payment na daw namin after 5 years. So standby na lang po kami, nabubulol ba ako? Standby na lang po kami for updates if confirmed na tapos na kami magbayad. And I would recommend to all of you who will be watching this or who are watching now na mag-avail kayo if you are able, mag-avail po kayo ng memorial lot kasi mas makakatipid po kayo. At base po sa pagkakaalam ko, habang tumatagal yung taon, mas nagmamahal po yung presyo ng mga memorial lots. And alam naman natin that death is inevitable. Talagang mangyayari po siya. Kaya make sure that you'll consider that. And yung mga memorial plans, so what we availed before, years before, is St. Peter, tapos na rin kami sa payment. 3 years lang ata yun. So marami pong available na memorial plans na you can avail of. And again, mas okay na gagawin nyo po siya kasi mas makakatipid kayo sa mga burial expenses. So yan, so bumili na rin si Kuya Justine ng bulaklak para kay tatay. So dito po siya bumili. Magkano yan, Kuya Just? 100. 100? Ang mahal naman. 150. 100 po siya. Pero anyway, mukhang maganda naman. Pakita mo nga doon. Ayan. So hopefully wala naman agad kumuha pagkaalis namin mamaya. Bibisita lang nga kami kay tatay. Ayan.
against the light po ako. Makita masyado. Anyway, sige lang. So, ay hindi ko pa pala alam kung paano pumunta ulit doon kay tatay kasi it's more than 3 years. So, si Kuya Justin po eh medyo familiar. Alam mo pa naman, diba? Alam pa naman ni Kuya Just. So, accompany us as we go to my dad's place, resting place. Pero i-on ko lang yung video all throughout kasi maganda naman po yung lugar. Medyo nakakangalay nga lang sa kamay. And I can't recall if I ever posted yung wake ni tatay sa Facebook. Parang wala ata akong pinicturan na ganun. And even yung burial proper. Alam ko wala rin akong pinost na ganun. And even yung visit namin, I can't recall if I ever posted that. So, most likely it will be the first time that I'll be doing it. And not just pictures. Even again video. Hopefully, patuloy pa rin po makisama yung panahon. At least, hindi pa po umuulan as of this time. Para at least, hindi masyadong hassle. Ayan, so nandito na po tayo. Nandito na po tignan. Ayan, nandito na po kami. Hopefully in time ay makapagpagawa rin kami nito pagka nagka-budget na. So yan, so mamaya na lang po ulit, we will just offer some prayers, and that's it, mamaya na lang ulit. So yun na nga po, so kakatapos lang namin bumisita kay tatay and offered some moments of prayer. So kami po ay papalabas na ng Manila Memorial Park dito sa Las Marinas, Cavite. So para pagbabalik dito in the coming weeks, God's willing.
praise God at nakisama din ang panahon. Hindi po siya umulan at may hangin-hangin, kaya presko naman ang panahon. Ayan, ito po yung aming binilahan ng bulaklak kanina. Yung pisina over there, I mean at the back of that house or building. Yung pisina. Some landscaping over here. Ito yung daan sa pa-opisina. Kanina namin pinuntahan. So yan. Atin po yung labas. Doon po kami mag-aabang ng sasakyan, either jeep or I don't know kung may available na bicycle. So there you go. So that's the end of our visit. Nandito na po kami sa labas. And mukhang magta-try kami ng tricycle over there. Kasi nasa highway po kasi tayo. Mahirap sumakay ng jeep. Pero let's see kung ano po yung ating mga options para masakyan. Tayo po yung nasa habaan ng highway. Nasa kahabaan ng highway. So mamaya na lang ulit. So there we are now in SM City Dasmariñas. Ayun. Kaya lang ako, nandito na po tayo sa SM City Dasmariñas. So after more than 3 years ay muling makakabisita rito. Let's see kung ano meron. Tamang tawilan. Overpass over there. Ayun, sabi na daw kami. So kasi syempre 3 years ago hindi naman ako nag-vlog. Ngayon lang ulit, I mean ngayon lang may chance na makapag-vlog. So I am now inside SM City Dasmariñas. So this is the closest SM
that we have here in, I mean, near GMA Cavite to celebrate Lots of Love today. So that's their theme.